habang ginagawa noon ni Johnny Manahan ang palibhasa lalaki. Melody, tita, isa pang unchained melody. At isa pang kanta ng Mami Saigon na yan. Titira, tatasabugin ko yung bungo niya. Mauubos ang buhok mo! Isa pang sitcom ang kanyang ginawa kasama ang dating ABS-CBN president na si Freddie M. Garcia. Oh, ayan, oh, ayan. O, sa'yo na lahat yan. Sige, o. Oh, i-treat mo na lang yung kaibigan mo. Sige na. But, Daddy, you have to remember yung mga milyones na binigay sa'yo dati ni Ninong when Manong. Dito umangat ang brand of comedy na kung tawagin ay political satire. Sweetheart, sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali na ikaw ang aking piliing tagagawa ng bahay ng aking magiging may bahay. Alam mo, pwede ka talaga sa politika. Acting na acting ka eh. Ang political satire ay pagpapatawa na ginagamit ang politika, mga isyu sa gobyerno at mga balita. We don't want to make headlines ng mga killings. That is not nice. 1991 ang ipalabas sa ere ang Abangan ng Susunod na Kabanata. Nanay tita, ano ba naman? Bakit ganon? Tatlong araw na tayong nag-usap tungkol dyan, hindi ba? Akala ko nag-agree ka na sa loan ko. For crying out loud, Ben is not good for your moral character. Sabi ko, manitita, wala akong balak sumali sa beauty contest para iwagayway ang moral character ko. Buhay ang pinag-uusapan dito! Please! Bakit mo ba ako sinisigaw? Walang umutang ka lang sa akin! Sabi niya, sino ang casting natin? Sabi ni Johnny, basta gusto ko may isang evil congressman. O sige, sabi ko. Tapos sabi ko, gawin natin poor middle class and then rich. Yung rich, yung may political touch na congressman. Ang layunin noon ni Direk Johnny Manahan para sa Abangan ng Susunod na Kabanata, may representasyon ang bawat pamilyang Pilipino at mabubuksan ang kanilang kamalayan sa mga nangyayari sa bayan. Please, please, huwag kayong mag-iiskandalo dito. Dino, protect our home, please! Sinong babaling ko, mami? Dino, mamaya, 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 mamaya! Kasi ano si Mr. M, highly ano political. So, they would talk, sila ni Joey Reyes, ano gagawin natin sa Monday. Mag-uusap sila, oh sige, tirahin natin si ganito, oh yun ang ano, oh problema natin, yung mga ganito. Yun ang nagiging topic. Tapos, napabayaan na si Joey gumawa. During the martial law, di ba, lahat yan, sinesensor. So, you know, after the martial law, it gave us a time to breathe and to talk about what's happening around us, especially in government. Gregorio Ramon Eduardo Salvador Joseph Fidel Juan Miriam. Matapang na ipinakita ng Abangan ng Susunod na Kabanata ang iba't ibang isyu sa lipunan, lalo na sa politika, pero sa nakakatawang paraan. Ano ba? Ay, tita! Ano? Ano kanina ka pa dyan? Ano ba yung tinititigan mo dyan? Hindi! Ilang carats ba to? Hindi mo mabibilan, saka hindi mo kaya yan. Totoo ba ito? How were you able to get away with it at that time? Oh, we were so matapang. When I watch in Jeepney TV, yes. Di ba? Oh, Mario, pinapanood ko, natatawa pa rin ako. Kasi yung problema noon, hanggang ngayon, yung pa rin ang problema. Sabi ko, ay, wala mo lang pinagkaiba. Sabi ko, yung mga tinitira noon, yung pa rin ang nangyayari ngayon.